Magandang hapon po sa inyong lahat na nanonood. Nandito po tayo sa ating programa tungkol sa The Gospel of Jesus Christ. Nandito po tayo ngayon sa isang tahanan sa East Imperview, sa tahanan ni Sister Edita de la Cruz. Kami po ay bumibisita talaga dito. Nagpapasalamat kami na welcome kami sa inyong tahanan. Kami din pinapasalamatan ang lahat na nanonood ngayon. Pero bago tayo, magkakaroon po tayo ng short interview sa ating kapatid. Siya po ay viewers natin sa ating programa sa YouTube sa The Gospel of Jesus Christ. At baptized na po ang ating kapatid sa anong church yun? Sociela SDE Church. At siya po doon na membro. Pero ito po ay bunga ng ating gawain sa YouTube. So, pero bago tayo nadako, sister, manalangin po muna tayo sa isang panalangin at pangisiwaan po ito. Dakila naming Diyos, marami pong salamat na inyo pong binigay sa amin ang panahon, ang pagkakataong ito kung saan may interview po ang kapatid namin sa iglesia, sa pananampalataya, si Sister Edita de la Cruz. Siya po ay nagiging anak ninyo dahil sa pagsubaybay sa programa sa YouTube. At malaki pong tagumpay ito sa inyong gawain na aming ginagampanan. Umasa po kami, Panginoon, ng aming interview ay hindi po namin maisama ang aming sarili, kundi sa ikaluwalhati ng inyong pagliligtas sa mga naghahanap ng katotohanan at sa mga taong nagnanais masusumpungan kayo sa pagsaliksik sa pamamagitan ng inyong pabalikan. Sa hapon pong ito, inyong gabayan ang aming interview. Naway pangungunahan ito, Ama. Naway magbubunga pa ito ng mga kapatid namin na mag-desisyon din sa mga nagulumihan na nagdalawang isip na nanonood sa programa ito. Namin hinihiling na inyong pangasiwaan din ang kanilang buhay, na anuman ang kanyang karanasan ngayon sa iglesia ay nagiging masaya sa paglilingko dahil nasumpungan ninyo, nasumpungan niya kanyang, ang inyong pabalita. Umasa din kami sa hapon pong ito habang gagawin namin ang interview na sa kanyang buhay, makikita namin ang inyong kabutihan at ang inyong kadakilaan. Maraming salamat, Ama, sa pagdinig ninyo sa aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, magandang hapon po sa lahat. Bago natin umpisahan ang ating interview, sister, babasahin ko muna yung talata. Isa ito sa paborito kong talata patungkol sa ginagamit ni Jesus Christ. Alam niyo, sabi ni Jesus Christ, marami kasing paghalintulad ang kanyang buhay. Inihalintulad din niya ang kanyang buhay na isang mabuting pastor. At ito yung aking nagugustuhan bago natin gagawin ang interview. Babasahin natin sa John 10:14-16. Ako ang mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling akin. At ang sariling akin ay nakikilala ko. Nung mapapansin ninyo, siya daw ang mabuting pastor, tapos kilala niya yung kanyang tupa. At ang tupa niya, nakikilala siya. Ibig sabihin, mayroon pong relasyon sa isa't isa. Ang tupa at ang shepherd, sabi niya. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungan ito. Ibig sabihin, hindi sa kawan ng Diyos. Sabi niya, mayroon akong ibang tupa na hindi sa kulungan ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang dilingin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Ang pangarap ng Panginoon, sa panahon kasi natin ang daming religion. At hinihintuluhin natin tulad ng Panginoon, ang isang religion ay isang kawan ng mga pastulan. Pero binabanggit sa Biblia, mayroon ng isang kawan ang ating Panginoon. Pero marami siyang mga anak sa ibang mga kawan na hindi nakakasali sa kanyang kawan. Pero ito yung purpose ng ating ministry sa YouTube. Kung nadadama namin na kami ang tunay na kawan ng Panginoon, kami po'y nagpapagamit sa Panginoon, paano tatawagin ng Diyos ang kanyang kawan sa ibang mga kawan na sila po'y magbalik loob sa Diyos at magkakaroon ng isang kawan. At nakakatiyak po kami na madala po namin sila sa aming ministry sa pamamagitan ng Panginoon kasi yung kanyang assurance ang dinidinggin ng ating kanilang didinggin ang ating tinig. Now ngayon, ating paano po ba kayo dito mag-umpisa ang ating interview ngayong hapon sa iyo? Kasi bago kayo nagiging Seventh-day Adventist, ano po ang dati mong kinaaniban na sikta ng Before, religion? Catholic po ako talaga. Catholic. After na nagiging Catholic kayo? Naging
Christian church din po, napunta rin ako. So, isa sa mga nag-group po ng mga born again Christian. Yes. Christian church. Pagkatapos noon, ang sunod, 70. Yes, okay. Yung present. So, mapapansin ninyo, ito yung kanyang, ano, from Catholic to Christian, pumasok sila sa mga born again Christian, at pangatlo niya ngayon ay ang Seventh-day Adventist. Pero, nang pumasok kayo sa Seventh-day Adventist, anong masasabi ninyo? Kayo po ba'y nagiging masaya kaysa dati ninyo? Talagang itong naramdaman ng Holy Spirit, talagang yung hinahanap ko. Kasi, nung before nag-knock sa born again Christian, parang may kulang pa eh. So, kasi seeking ako, nag-anap talaga ako sa computer na mga aral. So, nasumpungan ko po kayo. Maganda kasi ng title niya eh. So, sabi ko, mukhang maganda to. I-try ko nga. Pero hindi ko na malayan. So, sobrang interesado ako sa mga narinig ko sa inyo. So, sabi ko, 1.5 hours niya. Tetrap balag ko. Pero sabi ko, hindi ako napagod. So, sabi ko, parang talaga namang na ano yung aking spirito. Nabusog sa salita. Kaya sabi ko, lahat from there, ano nga bang title nun? Ang ang plano ng Diyos sa kaligtasan, yun, nag-start doon, yung pinanood ko po sa inyo. So, after that, pinanood ko na lahat-lahat. Sabi ko, kaya sabi, ano kaya yung religion ni Pastor? Brother yun, kasi kala ko, Pastor na eh. So, curious ako, so, tumawag ba ako? O, ano, tinanong ko, Brother June, ano po ba kayo? Kung anong reunion niyo? Kasi curious lang po ako eh. Sabi ko parang, ano, parang nagugusto ako po doon sa ano. Opo. So, nung sinabi niyo yung Seventh-day Adventist, ako, okay. Sabi ko, plano ko po, ano sana na pumasok dito sa reunion na to. So, paano kaya ako magpapano sa ano? Okay. Nababanggit mo na, naghanap kayo sa internet. Yes. Ang sunod kong tanong. Kasi, curious din po ako, ano po ba ang binabanggit mo na kanina, no? Kasi yung paano mo natuklasan? Paano mo ba natuklasan yung aming ano talaga video? Naghanap ka talaga ng mga sermon? Naghanap talaga ako ng sermon. Iba't iba na yun na ano meron sa... Pero ang una ninyong religion na napanood? Maliban sa... Before, sa dating daan, kay ano pa yun eh, brother. Kay Ibigay Suryan. Oh, nung panahon pa yun, napapanag ko na. Na-amaze ako sa kanya kasi napakatalino niya yung mga verses niya. Kabisado niya. So, kung wala ka palang talagang sariling araw, nag-ano ka, hindi mo mapapansin mo, ah, tama siya. Pero kasi ako nun, hindi pa ako nagbabasa nun. So, kakapanag sa kanya, wow, na-amaze ako. Pero pag marami ka na palang alam mo na yung tama, kung saan ka pupunta, oh, hindi ka na pag sa mga paliwanag, malalaman mo na ito ay hindi biblikal. Parang malayo sa Biblia ito. Kaya ano, paano po ng pangalawang tanong, naalala ba ninyo kung anong topic ang inyong napapanood yung una? Pinakauna talaga. Pinakauna yun nga yung ano, ang plano ng Diyos sa kaligtasan. Sa ngayon, ang plano ng Diyos sa kaligtasan, tinitingnan yung last week. Sa 40,000 kung hindi ako nakapag. 39 to 40,000 na ngayon. At isa din pala kayo doon na, no? Yan din yung pangalawa kong topic na maraming nanonood. Thank you na nabibless kayo doon. Ano? Tapos, pangatlo kong tanong, sister, sa lahat ng pinanood ninyo, anong topic talaga ang nakapagbabago ng inyong paliwanag? Na masasabi mo na makakonclude ka na ito na talaga yung hinanap ko. Kasi binabanggit mo kanina, nasa kinaniban mo noon, napapansin mo na mayroong kulang. Mayroon pa kayong hinahanap na gusto pa ninyong masusunod. Pero nung napapanood ninyo yung topic, paano kayo nagkakaroon ng conclusion na ito na talaga? Yun nga, sa haba po ng na oras ng topic na napapanood ko, pero talagang naanis ako, lalo na yung ano, how to grow in grace. Isa din yun. Talaga sabi ko, dapat pala talaga tayong mag-grow. Tapos, ang pananampalataya talagang kailangan talaga sa tao. Kasi, walang kaligtasan talaga kung walang pananampalataya sa Panginoon Jesus eh. So, siya talaga ang the way, the truth, and the life. Yun talaga ang pinakasusi sa kaligtasan. And then, follow na lang yung pagtupad sa kaligtasan niya. So,
madali na masunod kung na ang puso mo talaga nakapokus talaga sa kanya. Kasi iba nag-wedding kasi naan pa sila sa makamundong atma. So nakakatulong din sa iyo yung step-by-step na teaching namin. Napakaan talaga. Oh, kasi ang layunin namin sa ministry namin, yung walang background sa Biblia, yung hindi nakakabasa sa Biblia, ay maintindihan nila yung nilalaman ng Biblia. Kaya yung sinasadya namin, at kami nagpapagamit lang din sa Panginoon. Nagpapasalamat kami na napagamit ng Panginoon nakarating sa inyo. No? At pang-apat kong tanong, gaano po kayo katagal nanonood? Bako kayo mag-decide na aanib talaga sa Celestia? Siguro year 2015 po. Bago, yes, 2015. So ilang years kayo nanonood noon sa... From up to now. Yung matagal-tagal na rin, ano? So 2015, so almost napanood ko na yung ano nyo. So the rest of channel na yung pinanonood ko. Marami na. Marami na. Hanggang pag-grow ng pag-grow na. Yeah. Kasi sa YouTube, hindi lang kami ang mayroon din dyan ministry. Yeah. Mayroon din tayong television station. Mm-hmm. At nakakatulong na rin yun. Mm-hmm. Nalala ko yung tumawag kayo, nire-refer po kayo sa Channel 45 kay Dr. Bachelor. Nandun po ako nun sa Jensan. O yung tumawag po kayo sa akin. Salamat sa ano. Ito yung pang-ano natin, panghuli. Gusto kong sa mga viewers natin, magsasalita po kayo sa ating mga viewers. Ano po ang maipapayo ninyo sa mga nanonood sa ating programa sa YouTube? Ano po ang masasabi ninyo? Kung ano yung karanasan ninyo noon nung kayo'y nagsasaliksik pa hanggang nasusumpungan ninyo yung katotohanan ng Panginoon? Ano po ang inyong maipapayo? Pwede kayo magsasalita na ano sa ating camera. About my experience kasi hinanap ko ang Panginoon kasi meron sa akin nangyari na talagang nasasabi natin masakit. Na since nawala yung aking anak, siya ay nagtapos na dito, ang buhay niya sa sanglita, doon ako na nagising. Sabi ko, Lord, patawad! Alam ko ang dami kong kasalanan. Since then, hinahanap ko talaga siya. From there, talagang sabi ko, doon ko na-realize lahat ng aking mga pagkukulang pagkakasala since ang anak ko nawala nga at nasa Panginoon ang kanya. Nagiging starting point. Starting point talaga siya. Sabi ko, Lord, if this the your way, hindi ko na-realize na masakit man, pero ang kapalit ay buhay na walang hanggan. Kasi dati namuhay lang ako ng paisisi lang. Ang relasyon sa Panginoon, ganun lang, hindi ganun kalalim, just to pray lang, then patawad ko, ganun lang, kasi sa Catholic, ganun lang, 1 hour lang, di ba? So, narealize ko, wala talagang deep relationship sa Panginoon. Yun ang aking kulang sa buhay. So, yung nagpangkaranasan ng pangyayari sa yung nagtatrigger, nagkakaroon ng... Para akong, nasa dilim talaga ako, nasa dilim talaga na hinanap ko ang Panginoon. Sabi ko, Lord, nasa po kayo. Talagang hinanap ko siya. Till yung aking tita, Christian, born Christian, inaya niya ako sa akin. Alam kong marami kang pinagdadaan ng kasakitan. Sama ka sa aming church, sa Christian church, born again. So, doon ako, siguro mga 2 years din ako doon. So, yun ang stepping stone. Kahit paano, meron din ako natutunan din. Oh, kasi sa mga ibang religion, ako naniniwala, ang kapag tinuturo nilang Bible, katotohanan 'yon. Mm-hmm. Pero hindi lang lahat tinuro nilang absolute truth ang kanilang dala. Mm-hmm. Kaya malaking contribution 'yon sa iyong pagkakilala sa Panginoon. So, stepping stone ko siya. And then lang ko sa sarili ko para talagang sabik, uhaw, guto sa salita ng Diyos. Hindi pa ako inakto sa pagsimba ng Sunday. May Saturday din naman doon. Hanap pa rin ako, parang marami ako hinahanap pa rin. So hanggang sa sabi ko, napakinggan ko na ito. Pero hanap ako ng title. Hanggang natagpuan ko po kayo. Sabi ko, curious ako sa title. Ah. Maganda. Ang plano ng Diyos sa kalitasan kasi yun ang hinahanap ko ngayon, kalitasan. Kasi nga sabi ko, kailangan ko malito. Lord, sabi ko, alam kong nasa ano ako ngayon. Nasa kumukuloy ko tayong gano'n. So Lord, help me. Talagang hinahanap ko siya. Seeking. Hanggang sa napapanood ko na lahat yung mga ano nyo, video nyo. Sabi ko, Lord, salamat na
yung way ng aking paghahanap talagang nagpapakilala ko sa akin. Ganun pala ano, Brother Jude. Pag hinahanap mo siya, magpapakilala siya sa iyo. Pero pag hindi mo siya hinahanap, eh hindi ko lang alam ba kung 'di ba? Kasi ang tao makikilala mo siya pag hinahanap mo siya, nagsasalita siya sa Biblia. Doon ko siya na natagpuan talaga ng mas marami pa. Meron din pangako ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, kung hahanapin ninyo ako katulad ng paghahanap ng pilak at ginto, ay masusumpungan ninyo ako. Alam niyo, natutunan ko sa pagsaliksik sa Panginoon, yung pakipagrelasyon ko sa Panginoon, ay ano, hindi take for granted na basta-basta nila. Kung gusto mong magiging malalim yung iyong relasyon, maglaan ka ng panahon. Walang relasyon na tumitibay, nabubuo, kung hindi ka magbibigay ng panahon. At ito yung nakikita ko sa iyo. Nung na, ang nangyayari sa iyong anak, sa iyong pamilya, stepping stone yun, ginamit ng Panginoon na turning point na makikilala mo siya. Kasi nagkakaroon ka ng pagkakataon, hinahanap mo ang Panginoon, nagkakaroon ka ng pagkakauhaw, naghahanap ka ng kaligtasan, and here comes ang aming ministry na susumpungan mo. At praise the Lord ay nasa iglis, tamang iglesia ang inyong nasusumpungan. At ito yung layunin ng aming ministry na kinakampanan. At sa gawain ng Panginoon, babalikan natin yung mga topic pa. Kasi anong reaction ninyo? Yung napanood ko yung may mga topic ko po patungkol sa pagkain, patungkol sa Sabat. Ano po ang reaction ninyo noon? Ayun kasi, sensitive naman ako na ang Panginoon kasi nagbibigay talaga siya ng wisdom, lalo na sa naghahanap. So, parang sa akin, parang madali mo na siyang tanggapin. Tanggap mo na yung napapanood mo. Hindi na mahirap sa'yo kasi the more na hinahanap mo nga siya, kung anong kalooban niya, matatanggap mo siya talaga. Kasi yun ang na sarili kong karasa. So, nung napapanood mo yung Sabat, willing po kayong ikikip ang? Oo, Sabat talaga. Talagang, sabi ko Lord, talagang hindi niyo pinababayaan. Miski sa channel, naghahanap kami ng book, wala kaming mahanap. So, naghahanap kami ng ibang mga digital channel. Tama-tama, sabi po, Hope Channel, salamat po. Pinigilip pa talaga ako ng salita na habang nagtatrabaho ka. Kung ano may ginagawa mo, ang Hope Channel. From morning up to evening, nanonood pa rin hanggang matapos. Sa mga lahat nating viewers, aming hindi ni-encourage, bubuksan ninyo ang Hope Channel. Hindi lang ang aming ministry ang napapanood ng ating kapatid, pati ang Hope Channel, Channel 45, kung sa Pilipinas, sa Luzon kayo. Available po ang Channel 45 at ang Hope Channel Philippines. Mayroon pang international. Napapanood mo yung tatlong channel na 7. Kaya nga, sa hapon pong ito, maiksi lang ang ating interview. Pero malaking bagay po ito para sa amin na nasa ministry ng Panginoon. Kasi ang pananampalataya ng mga lumalapit sa Panginoon, dinala ng Panginoon sa Iglesia. Kung nakakatulong ang aming ministry, hindi po namin ito lampasan na hindi namin ma-appreciate, bibigyan ng appreciation sa Panginoon. At may tanong pala ako sa inyo, bago tayo magtatapos, nang pumasok po kayo, nabaptize kayo sa Seventh-day Adventist, kailan po yun? At ano po ang inyong naramdaman nung kayo po ay nabaptize? Ito ay year 2015, December to. December siya. Kasi nag-start ako. Nag-start kayo ng nanood? Mga ilang? Ay, before pa ng September. Siguro mga January pa ng 2015 yan. Di ba? Parang ilang buwan pa ako na. Oo. Tapos saka lang ako nag-start na December na. I think ha, nung nagtatawagan po tayo sa program. Oh, nalala ko yun. Hindi lang maraming bisis kayong tumatawag talaga. Oo, kasi talagang seeking ako, curious. Ang daming mga tanong, paano ba gagawin ko? Paano ba? Diba, ganun. Sa totoo, tulungan ko. Talagang, Panginoong gumagawa talaga sa atin. Talagang pag tinawag tayo, tawag. Although, masasabi pa natin, hindi pa ganun ka, ano, kasi ginadalisay ka pa niya. Yung dati mong pagkatao, bumabalik minsan, nadadapa ka, pero nandun pa rin yung pag-ingin ng tawa. So, salamat sa Panginoon na nandun pa rin yung conscious mo na nalalaman pa rin yung pagkakasala mo. Sa kulor, nadapa ako, pagkatawa, parang ganon. Ganon yun. Ang paglalakad natin sa kapanalan, hindi po mangyayari yun sa isang buwan, isang taon. Lifetime po yun. Lifetime. At kapag kayo'y madadapa,
babangon ulit. Meron talata sa Proverbs 23 ay ang ano daw ang isang taong sakdal. Mapitong bisis yang nadadapa, mapipitong bisis din siyang bumangon. Yun, ganun ang ating karanasan as Christian. At dito po natin natatalo ang kaaway. Magagawa man siya ng stumbling block, madadapa tayo sa adaan. Pero kapag babangon tayo, wala siyang magagawa. Hanggang marating natin yung maturity period, hanggang marating natin ang kabanalan. Nung kayo po'y nabaptize sa December sa 2015, ano po ang inyong nadarama na natanggap ninyo yung ceremonya ng bautismo sa iglesia? Yes, kasama ng aking puso na si Agatha, sabay kami sa Lord, salamat po na nabaptize mo kami. Tulungan niyo po kami na magpatuloy na mamuhay ay sa kapalooban. O doon nakasala, patuloy kami ang pagmamon. Kasi nandito hanggang nandito ka talaga sa likutan, dami mga dinig talaga yan. No? Tutusokan ka talaga. Dahil sa time na natuso pa, wow, marami talaga ang struggle. Sa loob ng church, maraming struggle. Sa loob ng bahay, maraming struggle. So, hindi lang ang tawag talaga. Pero kumusta naman ang pagtanggap ng church sa inyo? Ay, Mark, talagang nararamdaman ng pamilya sa in Christ, brother and sister. Pasalamat din ako sa church ng CCLA Church na sa Fairview na kayo po ang nagiging daan na napalago din ninyo. Opo, sabi ko, huy, baka ganyan kay Julemendit. Ang galing talaga niya. Kasi, like me, beginners, talagang maunawaan. Sabi ko, talagang, kaya sinare ko sa isang sister ko, talaga, ganun dito ka pala. Kaya pinanood niya rin. Okay. Hindi lang ikaw ang nanonood, pati yung kasister natin. Mm-hmm. Yes. Kaya ngayon, ito yung paghuli natin, sister. Salamat sa inyong mixing interview, sa ating na nangyayari ng mixing interview. Alam kong naka-inspire ito sa ang inyong, ang aming interview ngayon sa inyo ay naka-inspire sa amin na gumagawa sa gawain. At ito yung nagbibigay lakas na gagawa pa kami ng mas marami pang mga aral sa YouTube para ito yung nagbibigay inspiration sa amin. Kaya nga, ano yung mga pananampalataya na nagtatapos na nasusumpungan nilang Panginoon. Kung malapit lang dito sa Luzon, pupuntahan namin para may interview. At gusto din namin na hindi lang kami ang ma-inspire, pati din ang mga nanonood sa YouTube, no? Pwede mo bang imbitahan sila, no, na manonood sa ating programa, sa Hope Channel, no, sa programa, sa lahat ng programa sa Seventh-day Adventist na masusumpungan din nila ang kaligtasan. Ibibigay ko sa inyo ang panahon bago po tayo manalangin. Mga kapatid sa pananampalataya, napakasarap po talaga pag nasa Panginoon na tayo talaga. Talagang mararanasan natin ng napakagaan na kahit anong problema, nagiging magaan lahat. Patuloy lang po tayo magsaliksik. Lalo na ngayon sa video, sa mga YouTube, marami tayong malalaman, lalo sa mga SDA, mga aral ng mga Seventh-day Adventist. Talagang from history talaga up to now. Talagang napaka-inspiring. Historical talaga ang kanilang mga pag-aaral. Doon mo lang malalaman kung saan nagsimula ang mundo at saan nagsimula ang Panginoon. Kung paano siya namatay para sa atin. Doon mo natutunan. Oo, and then namatay siya para sa atin na napaka-guilty sa akin na namatay ang Panginoon para sa akin at para sa salibutan. Napaka-guilt talaga naman. Anak, mamamatay ako para sa iyo dahil ang kasalanan ay, ang kabayaran ay kamatayan para sa iyo ito. Parang yun laging bubulong sa akin na, anak, mamamatay ako para sa iyo. Mabuhay ka lang, wala kang gano'n. So, nakaka-inspire talaga yung ano. Pag lagi kong naiisip yung kamatayan ni Jesus, talagang masasabi ko lang, mamuhay tayo ayon sa kanya. Talaga ang pagmamahal ng Ama sa atin, binigay ang anak para sa atin. Magkaroon lang tayo ng buhay na walang hanggan. Talaga napakasarap ang, sa ngayon, di ko ma-expect, garang sarap. Dahil dun lang sa pagbabasa sa Biblia, napaka walhati ng langit na makasama siya. So mga kapatid, patuloy tayo magsaliksik sa salita ng Diyos. Mamuhay na tayo ng ayos kanyang kalooban. Kasi malapit na talaga ang pagdating ng Panginoon Jesus.
na talagang kukunin niya lahat ng kanya. At tulungan natin ang Panginoon na mamuhay tayo dito, huwag tayong makisang ayon sa sanlibutan. Sapagkat si ang kalaban talagang tuwa-tuwa siya pag tayo namumuhay ayon sa sanlibutan ito. So, makisama tayo sa Panginoon, sa kanyang mga adhikain, kanyang layunin ay mangyari naman sa atin. Kasi tayo, nandito tayo para sa Kanya. Ginawa niya tayo para sa Kanya, para magbubuhay sa Kanya. So, salamat sa Panginoon sa pagtawag niya sa akin. Naway ang Panginoon ay matouch ang inyong mga puso sa pamagitan ng media at mga testimony na katulad ito. Okay. Maraming pong salamat, sister, at purihin po natin ang Panginoon. Kung kayo'y nakakasumpong sa Kanya, ay siya po talaga ang tumawag sa inyo. Ang aming ministry sa internet, ginagamit lang kami. At maaari din sa iyong buhay, pwede ka rin magpapagamit sa iglesia at sa media, ministry, pwede ka rin magpapagamit sa Panginoon. Sana kung paano ka nahihikayat, dadalhin mo rin ito sa sanlibutan. Ang iyong buhay magiging blessing sa para sa kaligtasan ng iba. Darating ang araw, makikita tayo sa langit na bayan. Sana iksin nating panayam kami sa aming ministry sa The Gospel of Jesus Christ. Natutuwa sa maiksing interview na inyo itong tinatanggap, no? Na masaya, nakatuloy kami sa inyong tahanan at nabibless sa iyong buhay, kasi lahat ng mga bagay na ito, mauulit natin ito sa langit. Kapag tayo magkikita-kita na ating luwalhatiin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay, na siya nagpadala ng isang kaloob sa atin para sa ating kaligtasan, binigay niya ang kanyang bugtong na anak. At ito yung aming mission sa media ministry, ang ikaligtasan sa mga naghahanap sa Panginoon na maabot namin sa pamamagitan sa ministeryong ito. Sa ating pagtatapos ay yuyo po tayo sa isang panalangin. Dakila naming Diyos, pinupuri namin ang inyong pangalan sa hapon ng ito dahil kayo ang tumawag sa amin. Nag-akda sa gawain ito sa media ministry at nagbubunga po ito dahil inyong pinagpala. Nandito po, Ama, ang kapatid, at hindi ko malimutan ang inyong pangako, may kagalakan sa kalangitan kung mangyayari ng isang makasalanan magbalik doon at nagsisisi. Nandito po, Ama, ang inyong tupa na inyong naibigtas dahil napakinggan ng inyong tinig at panawagan. Marami pong hindi nakakaunawa sa mensahe ng Seventh Day Adventist. Pero ang mga taong naghahanap ng katotohanan, nadadama nila, nakikita nila ang inyong tinig sa ministeryong ito. At nung nadadama nila ang inyong panawagan, sila po'y nagiging kabahagi, nagiging kasapi sa kawan ninyo sa Seventh Day Adventist. Umaasa kami, Panginoon, inyong pagpapalain ang testimonyang ito, na ito ay magdadala ng inspirasyon sa mga taong nanonood din, katulad ni Sister Vigita, na ma-inspire na sila din ay mag-desisyon para sa kanilang kaligtasan. Alam ko, Panginoon, lahat ng tumanggap sa inyo, matanggap ang inyong kapayapaan, ang inyong kagalakan sa paglilingkod, ang pangako ninyong banal na espiritu, at ang pangako ninyong hindi sila iiwan hanggang sa katapusan ng mundo. Umasa ako, Panginoon, ng tahanang ito magiging daluyan ng inyong pagpapala. Ang tahanang ito ay magiging ilaw sa kanilang kapitbahay. Ang buhay ni Sister Edith magiging liwanag ngayon hanggang sa magpakailanman. Salamat, Ama, sa pagdinig ninyo sa aming dalangin. Nawa, ipagkaloob ninyo ang pagpapala sa langit sa tahanang ito. Hindi lang siya ang mahanda, pati ang kanyang asawa at mga anak sa malapit ninyong pagdating. Salamat, Panginoon, sa pagdinig ninyo sa aming dalangin. Ito po'y aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. God bless you, sister. Salamat po. 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 Salamat po